Martin Luther's 95 Theses itemized serious and grievances he had against the church he loved and served. So ano po itong mga pinako niya? Ito po yung kanyang mga tila, ang tawag dito, mga grievance na bakit sa church na ito ay maraming mga hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya ito po na mga kapatid ay ginawa niya, hindi dahil gusto niyang kalabanin ang church na kung saan siya po ay kasama ron. Kung hindi, magkaroon lang po ng tinatawag na diskusyon para maayos po yung problema na meron sila sa simbahan nila. Pero mga kapatid, ito po mga kapatid ay nagkaroon ng negative na dating sa mga leader ng church na yon. At instead na sila po ay nag-usap at nagtalastasan, ay tiniwalag po sa madalit salita si Martin Luther sa kanyang simbahan. At yun po ang simula ng tinatawag na pagkaroon ng pananampalatayang Protestantism. Nagkaroon po ng mga tao na kasama sa samahang Protestants, mga kapatid, na excommunicated po itong si Martin Luther, at yan po, Protestantism is born. Now, as with many other organizations and church tend to drift and fade over time, losing her original simplicity, passion, and purpose. Ito po ang problema ng ating mga churches sa paligid sa panahon natin ngayon. Tulad ng panahon, mga kapatid, ni Martin Luther, ang church po na yon ay lumalayo sa katotohanan. Kaya ito si Martin Luther, siya po ay sumisigaw na magkaroon po ng reforma. Ganon din po sa ating kapanahunan ngayon. Hindi po nalalayo sa panahon ni Martin Luther. Without constant calibration back to her primary calling, the Bride of Christ is in the same days or are in danger of losing her very identity. Kung hindi po natin babantayan ang church, mga kapatid, at ang kilos ng mga mananampalataya, ay mabilis pong tayo ay mapalayo at maligaw at mapalayo na sa ating Panginoon. That's why we need believers, disciples, soldiers of Christ who are not content to allow the church to drift, to be disconnected from the anchor of God's truth. Tossed back and forth, mga kapatid, of the wave of doctrine, and without clear course to guide her, she is in peril. Siya po ay nanganganib. Kung tayo'y madadala ng mga ribu, ng mga tinatawag mga doktrina na mahahatak sa atin, mga kapatid, ay kailangan tayo ay maghanda. She is in peril of imminent shipwreck or sinking. Para tayong nasa barko, mga kapatid, na kung hindi po tayo ay tayo'y maaanod palayo sa ating Panginoon, tayo po'y maliligaw at mapapahamak. That's why those on board are destined to drown if we allow this to happen, to the sea of ignorance of the Word of God, impotence, uncertainty, and ineffectiveness. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. There is a pattern. Kung ating pong pag-aaralan ang kasaysayan ng mga churches sa panahon, mga kapatid, nung nakalipas, ang mga churches nagsisimula sa revival. Everybody say revival. Ang revival, muling pagkabuhay. It's like resurrection. Na ikaw malungkot, pero pag ikaw na-revive sa presensya ng Diyos, buhay ka na naman. Kanina, wala kang kagana-gana. Narinig mong salita ng Diyos, ginanahan ka, natuwa ka, lumakas ka. Revival. Pero mga kapatid, mga kaibigan, after a generation or two, if revival is not sustained, what happened to the church? The church is in a maintenance mode. Maintenance. Matapos po yung revival, hindi po nagpatuloy. Ang sumunod na gagawin ng mga church leaders, kailangan mag-maintain na kasi hindi nila na-sustain yung revival. At hantayin pa natin, lumipas na naman ang ilang pang henerasyon. Pagka hindi po nabantayan ng church yung revival, ay bumaba na ang sa maintenance mode, napupunta na po dun sa compromise mode. At yun po ay malungkot na nakikita natin na nangyayari sa paligid. Pero purihin ng Diyos, meron pa rin church na almost ang dami ng generation na kumikilos ay nananatili pa rin tapat sa pananampalataya, sa apostles' doctrine,
Siya'y tapat sa Book of Acts 2:38 preaching. Siya'y tapat, mga kapatid, sa katuruan ng Biblia na kahit marami pong ayaw makinig, ay siya po'y nananatiling tapat. Yan po ang dapat yung samahang church. Church, mga kapatid, na kahit na hindi na po masyado dinatangkilik ng mga tao na gusto ng commercial kind of church, pero biblical naman, ayan po ang dapat manatili sa ating lahat. Yung manatili tayo sa isang church na tapat sa katotohanan at hindi po nagkukompromiso at hindi po, hallelujah, nagme-maintain lang, kundi tayo ay palaging revived, palaging reformed. Hallelujah! Palakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay. Wala namang masama sa pagmapanatili. Ang maintenance hindi naman po masama. Napapanatili nga. Pero pagka ang papanatiling tao ay palubog naman ng palubog at hindi po lumalago, ay siya mapupunta sa compromise. At sa compromise, nandoon na po. Kung nakakapunta kayo sa ibang church, pwede na po lahat doon. Wala na pong bawal doon. Eh bakit ka pa nagkaroon ng church kung lahat ay pwede naman pala? Eh kung doon sa nightclub na, bawal nga pumasok na nakatsinelas doon eh. Oh. Tapos sasabihin mo sa church, lahat pwede? O baliktad na po ang sanlibutan. Pipiliin ninyo ang church na inyong pinupuntahan. Kailangan ng church nyo revived. Ang church, buhay. Ang church, malago. Hallelujah! Praise God! The church is made up of the body of believers throughout the world. Hindi lang po tayo ang church. Marami pong mga church sa paligid. At hindi po natin aangkin na tayo lang ang tunay na church. But we continue to struggle. Totoo lang po na kahit tayo nasa church na, ay nandoon pa rin tayo nagkakasala. Bagamat hindi naman natin sinasadya, nang bumabagsak pa rin tayo sa kasalanan. At yan po ang realidad ng buhay sa lupang ito. We are prone to sin because of our inherent nature towards sin. Paul said in Romans 7:23-25, and allow me to read you what Paul said. Si Pablo, mga kapatid, isa pong manggagawa ng Diyos at inamin niya sa kanyang sarili na kahit tayo mananampalataya na, tayo po ay bibisitahin pa rin ng tukso at ng mga bagay na dadala sa atin sa kasalanan. Romans 7:23-25. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. So there is still sin in the body of people. Abang tao ako. Who is speaking? Paul. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Napapasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong pinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay kautusan ng kasalanan. There is a struggle. Sa ating spirit, gusto natin sumunod sa Diyos, pero sa laman ay bumabagsak pa rin tayo. Yet, hallelujah, ang sabi naman ng Panginoon, Matthew 16:18, I will build my church. I will build my church. Yes, we are struggling, but the Bible says, God says, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Panalo ka pa rin. Ikaw na Kristiyano, ikaw na mananampalataya, ikaw na disipulo ng Diyos, ikaw na sundalo ng Panginoon, panalo ka pa rin. Dahil mga kapatid, the Bible says, Jesus said, I will build my church. These are, hallelujah, there are score of churches. Hindi lang po ka-counting churches in England. Ito po malungkot pong balita. So while the believers contend with sin, the church itself is still being built by Jesus, moving forward by His sovereign decree. So kahit na tayo mga kapatid ay sinusubukan ng Diyos, pumapasok pa rin sa mga problema, pero nandoon ang pangako ng Diyos in the background that He will build His church. I was talking to you about England. Ang mga churches doon ay malungkot po. Nagkakaroon po ng transformation ng mga churches doon. Ang mga churches, mga kapatid,
ay ginagamit po nila, hindi na po tulad sa ginagawa natin ngayon ng pagsamba, pagpupuri, pag-awit, pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po ganun. Ang kanilang churches, mga kapatid, instead of these churches being used for the Lord, has been transformed to music stores. Nabago na po ang paggamit nila sa simbahan ng Diyos ay na-transform sa lugar ng Inglaterra. At nandun po ang mga nightclubs na yung church ginawang nightclub at museo. At nakalulungkot po yan. What is more tragic is not the buildings itself, but the spiritual departure across England and Europe as well. Ang kapatid ko, I think it was 2 years ago, if I'm not mistaken, or 3 years ago, nagpunta po sa Europa at kanya pong inulat sa akin, Kuya, nakalulungkot. Yung pinuntahan namin mga malalaking mga churches sa Europa ay hindi na po simba ang ginagawa ng mga taong nagpupunta ron. Anong ginagawa ron? Nagtuturist, ano lang, o tourist attraction na lang po at parang museo na lang ang churches sa Europa. Kaya mga kapatid, kaibigan, kung hindi tayo mag-iingat, hindi po malayo na ang bansang Pilipinas ay magkaganyan kung ang church ng Panginoon ay hindi mananatiling gising at tayo po ay magbabantay dapat sa mga nangyayari sa ating paligid. Pwede ba natin bigyan ng masigabong palakpak ang ating Diyos ng buhay? Yes, hallelujah! Malungkot. Yes, God will preserve His church still because that is His promise. But we can learn today two great men. Dalawang dakilang tao ang akin pong isishare sa inyo. Una si Jeremiah. Siya po'y propeta. At ikalawa, ang Haring Hezekiah. Dalawang tao, pero connected po sa ating preaching sa umaga ding ito. First is Prophet Jeremiah, who warned the people of God's judgment due to rampant compromise. Meron pong compromise sa panahon, mga kapatid ni Jeremiah. Kaya po ang sabi ni Jeremiah ay mag-ingat kayo, Israel, Judah, mag-ingat kayo dahil may nagko-compromise na ang ating mga tao patungo palayo sa Diyos. Second, King Hezekiah, who was prepared to bring about reforms. Ang ating pong mensahe, calling us for reformation. At ang dadalhin ko sa inyo mamayang tao, si Hezekiah, King Hezekiah, effective reforms in his people. At yung pagreforma niya, hindi po yung dininis niya yung mga maruruming monumento o tinanggal niya yung mga nagtitinda ng mga bagay-bagay sa estero o sa mga tabing daan, kundi meron siyang ginawa na napakaganda. Kaya ang nangyari ito po, many failings of God's people are recorded in the Old Testament, but there are this day of Jeremiah that we should take note of. Ano po yung tatlong bagay na sinabi ni Jeremiah sa kanyang kababayan? God's people have not been influencing the world for the Lord God as they were instructed to do so. Jeremiah said in Jeremiah 10:2, learn not the ways of the nations. Huwag kayong mahawa sa ugali ng sanlibutan. Kaya lang ang problema, instead yung mga tao ng Diyos, sila ang mag-influence o magturo sa mga tao ng tamang gawi, ay sila pa po ang nasasapawan ng ginagawa ng sanlibutan at sila'y nahahawa sa kasalanan nito. Pangalawa, having been influenced by pagan gods and rampant idolatry at the time, Israel had not stood uncompromisingly. Meaning to say, nagkompromiso na po sila. Yung mga bagay na hindi dapat nila ginagawa ay ginagawa na nila na parang ito'y tama na. Kaya mga kapatid, instead, she ignored the word while pursuing contemporary pagan practices. Ang sabi nga po sa Jeremiah 10, mga kapatid, pwede ba muna natin bigyan ng masigabong palakpak muli ang ating Diyos na buhay? Hallelujah, praise God! Jeremiah 10. Ito po ang sabi, Jeremiah 10:10-11, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Huwag kayong madamay o huwag kayong madali ng mga gawi ng sanlibutan. Kailangan kayo ay tumindig
sa inyong pananampalataya dahil ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. At walang hanggang hari, sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. O, ano po ang dahilan bakit may earthquake? Huwag mong sasabihin dahil mayroong fault kaya may earthquake. May earthquake dahil kung ang Diyos magalit, ay pwede pong lumindol. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumagawa ng langit at lupa at mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Pati na yung pinaniniwalaan yung Diyos-Diyosan, kasama silang malilipol sa galit ng, at puot ng tunay na Diyos. Warning po ni Jeremiah ay tila parang sa kapanahunan din natin ngayon. At sabi po, the shepherds were leading people astray. O, napakarami pong mga tao ng Diyos raw. Shepherds, religious leaders. Ilan po sa mga religious leaders na balitaan ninyo ngayon ay kanila pong ginagawa na masama yung kanilang parokyano. O, anong klase kang leader? Samantalang dapat dinadala mo ang kabanalan sa simbahan ay nagdadala ka ng sumpa sa parokyano. Pero mga kapatid, ano nangyari? People are astray, led astray by these shepherds. Meron pong mga nakukunwari, mga tinatawag na pastor, mga tinatawag na mga pare, mga mutawa or whatever ang kanilang religious title, ay instead na sila'y nagdadala ng tao sa Diyos, ay naliligaw pa ang tao. Ang sabi nga ng Bible, warning po, ang bulag, hindi niya pwedeng alalayan ang kapwa niya bulag. Pareho silang mapapahamak. Ito po, hindi lang po physical ang ibig sabihin nito. Ito spiritual. Paano mo maliligtas ang kapwa mo kung ikay hindi mo naman kilala ang tunay na tagapagligtas? Jeremiah 10:21, for the shepherds are stupid. Oh my goodness. And do not inquire of the Lord. Therefore, they have not prospered and all their flock is scattered. Nagkawatak-watak ang kanyang tupa. This shows what is happening to the modern churches. Ito po nangyayari mismo sa ating churches sa panahon natin ito. Not influencing culture as it once did. O dati mga kapatid, napakatindi mga kapatid ng kilos ng Lord sa mga churches. Nung isa pong makamandag na ahas, mga kapatid, ay sinaway ng isang bata, mga kapatid, na katatanggap lang sa Panginoon at napuspos ng banal na Espiritu. Makikita mo na parang kitikiti yung ahas matapos pong sawayin ng bata. In Jesus name, nanguluntoy yung makamandag na ahas. Panahon po ng ating bishop yon, yung nakita niya pa mismo nangyari ito. Eh sa panahon natin ngayon, anong klase ay ginagawa na lang katatawanan ang pananampalataya ng kapwa? At ito po ang nangyayari sa panahon natin. Churches has adopted pagan beliefs. Hindi nyo ba alam na yung mga beliefs, mga kapatid, yung mga pagsamba sa mga ribulto, pagano pong ano yan, pananampalataya? Pero meron pong sumasampalataya dyan. Kaya nalulungkot tayo na hindi pa rin na makita ng tao ang tunay na liwanag. Kailangan ng church ay tumayo, mga kapatid, at ipakita ng maliwanag na maliwanag ang ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus sa sanlibutan. Church leaders leading people astray with idol worship, teaching pagan like Godhead in Trinity. Meron pong mga churches sa paligid nagsasabi, born again kami yung tunay na church. Tunay na church kay Catholic belief pa rin yung pinipreach mo. At yung pinipreach mo, Trinity. Pag Trinity, problema ka na. Yung pinaka-theologian ng invento ng theology of Trinity, hindi mapaliwanag yan . Ang conclusion niya, God is a mystery. Tapos ikaw magmamarunong sabihin mo, ito na yung aming pananampalataya. Yan po ang malungkot. Instead na madala mo ang tao sa tunay na Diyos. Sino ba ang tunay na Diyos? Si Kristo. Siya yung Diyos na naging tao. Kaya natin siya nakilala. When we talk of reformation, sabi mo nga sa iyong katabi, reformation. We talk about King Hezekiah
He comes to mind when we talk about Reformation in the Old Testament. Concerning the magnitude of Hezekiah's amazing reforms, ito po mga kapatid yung naging resulta nung rineforma ni Hezekiah ang kanyang bansa. 2 Chronicles 30:26. So there was great joy in Jerusalem. For since the time of Solomon, the son of David, king of Israel, there has been nothing like this in Jerusalem. Walang katulad na ginawa ng mga dakilang gawa nito na mahihintulad sa ginawa ni Hezekiah, because he reformed the land perfectly. So what can we learn from King Hezekiah? 5 things. Reformation begins with us. Ang reformation or revival, kung gusto mo magkaroon ng revival ng church at manatili ang revival na tuloy-tuloy, kailangan ikaw mismo revive sa Panginoon. Hezekiah was quite different. Ibang-iba si King Hezekiah sa ibang hari ng Israel at Judah. In 2 Chronicles 29:2, describes Hezekiah as doing what is right in the eyes of God according to all what that David had done. Bukod tangi po si Hezekiah na gumawa ng bagay na nakalulugod sa Panginoon, karamihan puro kabaligtaran. Katakataka, bakit ganun? Napakaraming masasamang hari kumpara sa mga mabubuting hari. At bukod tangi po si King Hezekiah na isang mabuting hari, Hezekiah also is a man of godly character. Ito po na kanyang ugali ay napaka maka-Diyos. At kung babasahin po natin ang ikalawang kronika, 20 hanggang 21, ito po sabi, and the Lord hearkened to Hezekiah and healed the people. At dininig ng Panginoon si Hezekiah at pinagaling ang bayan. At ang anak ni Israel ay nahaharap sa Jerusalem ay nagdiwang ng kapistahan ng tinapay na walang libadura ng 7 araw na may malaking kasayahan. At ang mga Levita at mga saserdote ay nagsipuri araw-araw sa Panginoon at nagsiawit na may matunog na panugtog ng Panginoon. Dati po mga kapatid, wala pong ginagawang ganito ang Israel at ang lugar ng Juda. Nakalulungkot, bakit? Sila po ang dapat mag-celebrate nito. Israel was led out of Egypt in the time of Moses. At ito pong Passover, alam niyo ito? Ito po isang panahon na kailangan magdiwang yung mga mananampalataya. Meaning to say, pagka ikaw ay nakatira dun sa lugar na yon, nung panahon na yon, ang sabi ng Lord, magpapadala ako ng anghel na papatay sa mga panganay ng Egypt. Eh kayo na nandiyan dyan, mga Hudyo, para hindi kayo madamay, ay magpunas kayo ng dugo, ng tupa, Passover lang ang tawag, doon sa hamba ng inyong tahanan. At yun po mga kapatid, ginawa ng mga Hudyo sa lugar ng Egypt. At pagdating ng anghel ng kamatayan, nakita nito ang hamba na may dugo ng tupa ng Panginoon, ay nilalagpasan niya ito. Kaya ang tawag, Passover. Pero mga kapatid, pag nakasumpong ng anghel ng kamatayan ng hamba o pintuan o bahay na walang dugo ng tupa, patay po, automatic ang panganay na anak sa loob ng tahanang yon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala na po. Imagine ninyo ang ating bansa, hindi po nag-celebrate ng kapanganakan ni Kristo. Ganun na po ang nangyari sa lugar nila. Hindi na nila naaalala ang Passover at iba na po ang ginagawa nila. Sila po'y naliligaw na nanandas. Kaya purihin ng Diyos si King Hezekiah. Ang sabi niya, tigil ito. Dapat itigil. Let's have reformation. Nagpadala ng sulat mga kapatid in order to impact the world. Nagpadala siya ng sulat. People should first seek God. At bago po siya nagpadala ng sulat, ito pong ginawa niya ay siya po ay nagplano muna. In order to impact the world around, God's people should first seek God and be obedient
to His Word. Kailangan mga kapatid, bago tayo magkaroon ng revival sa ibang mga lugar, at yan pong gusto natin, hindi lang tayo ang lumago, hindi lang tayo ang maligtas at manatiling buhay sa presensya ng Diyos, kundi marami pa, kailangan magsimula muna sa atin. Tayo dapat ang magsimula na maging tapat sa Diyos. Sadly, so many believers exalt man's word. Yun po malungkot. Instead of God's word, man's word ang tinataas ng kapwa natin. Kaya may problema. Sinasabi nila okay ang evolution, okay ang LGBTQIA+, ang haba, okay po dyan yung abortion, pero ang reformation, kailangan, it begins with returning to God's word. If we do that, we can reform the failing world. Kaya nating ireforma ang sanlibutang ito sa tulong ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. It begins in us. Sa atin po magsisimula. Pangalawa, pag tayo po ay susunod sa Diyos para magkaroon ng reforma ang ating mundong ito, huwag tayo magtataka kung merong sasalungat at may kukontra. Dahil sa panahon ni Hezekiah, pangalawa, we should expect resistance and opposition. Marami pong kumontra, marami manlalaban sa iyo at hindi sasang-ayon sa pinagagawa mo. Ang sabi nga sa ikalawang kronika, hallelujah, 30, ito po sabi mga kapatid, verse 1 and verse 5, ito po sabi, napaganda. Verse 1, si Hezekiah ay nagsugo ng buong Israel sa Juda, sumulat ng liham kay Ephraim at Manasas na sila'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem upang ipagilin ang Paskwa o ipagdiwang ang Paskwa ng Panginoon, Diyos ng Israel. So, bilang pagsisimula ng reforma, sumulat po ang mahal na hari sa kanyang mga sinasakupan na simula na tayo muli manumbalik sa Diyos. Ang sabi niya, tayo lahat manumbalik sa Diyos pamamagitan ng sulat. Ngunit mga kapatid, ano po naging pangyayari? Verse 5, sa gayon ititatag nila ang pasya upang magtanyag sa buong Israel mula sa Beersheba hanggang sa Dan, na sila'y magsisiparoon at ipagdiwang ang Paskwa ng Panginoon, Diyos ng Israel at sa Jerusalem, sapagkat hindi nila pinagdidiwang ang malaking bilang sa gayong paraan na gaya ng nakasulat. So they already drifted from their identity, and the king wanted them to be reformed and to go back to God. However, this return to obedience was not enthusiastically received by many. Hindi po tinanggap ng maluwag ng karamihan. Sa gayoy, ang magdadala ng sulat ay nagdaan sa bayan-bayan sa lupain ni Ephraim at Manases hanggang sa Sabulon, ngunit sila'y tinatawanan ng mainam at tinutuya sila. Sila'y tinawanan, sila'y hindi tinanggap. Sa makatwid, mahal na hari na nagsalita, pero ang tao matigas ang puso, hindi sila nirespeto. Kaya ganyan po mga kapatid, sa panahon natin lalo na ay ganun din ang nangyayari. Hindi ibig sabihin ikaw ay merong katuroang tama ay tatanggapin na lang ng basta-basta. Kaya mga kapatid, tinuya sila, sila po'y tinawanan. Hezekiah was calling on the people to return to the Lord, Chronicles 30 verse 9. Many scoffed, and this is the same as today. 2 Chronicles 30 verse 11, however, some men of Asher, Manasseh, and Zebulun humbled themselves and came to Jerusalem. Oh, praise the name of the Lord. Merong labi. Merong remnant. Sabihin mo sa iyong katabi, remnant. Ito yung mga tao, kahit na ang lubhang masama na ang sanlibutan, sumusunod pa rin pilit sa Diyos. Ang dami ng demonyo nagsanib, mga demonyo nagsanib para siya ituksuhin, para makalimot sa Diyos. Pero ang taong ito, ang mga remnant na to, iilan lang sila, pero matibay sila para sa kanila. Kumulog, kumidlat, mawala ng pera, magutom,
I will serve the Lord. Hindi ako atras, hindi ako liliko, hindi ako maliligaw, hindi ako maanot. May tumawa. Merong tumuya sa kanila. Pero ang maganda, Brad, sis, merong remnant. Ang tawag, mga kapatid, yung mga nanatili, yung mga nalalabi na mga tao, tapat. Hallelujah. Nung narinig ang sulat, nagsabi, purihin ang Diyos, ito na ang panahon na yung ating bayan ay makakapanumbalik na sa Diyos. Bakit? Yung leader natin, siya pa ang nangunguna. At ba, tara na sa Jerusalem. Magdiwang na tayo ng araw ng Pasko. Hallelujah. Praise God. Asya nga pala, ihanda na natin ating sarili at ating bulsa. October 25, the beautiful day of Friday, Feast of Tabernacle. 31st, Feast of Tabernacle. Kung ang pinagdidiwang dito sa paksa natin, Passover, doon naman yung muling pagbalik ng Lord. Kaya hindi po revival ang tawag doon eh. Hindi revival. Ang tawag doon ano? Pagdiriwang talaga. Tawag doon? Yung pagdating ng Panginoon, revival mga kapatid. Hindi lang revival. Ang pagdating ng Lord talaga, celebration. Celebration ang ating gagawin doon. Sayaw, puri, sigaw, awit. God has a remnant who are committed to do what is right before the Lord all the time. Sabi mo sa iyong katabi, all the time. O baka ikaw ay, kumbaga, isang bulati na lang pipirma, hindi ka na mag-church. Hindi ka remnant. Kasi ang remnant, matabunan ka pa ng bulati, baliwala sa iyo. Tuloy ang paglilingkod sa Diyos. There is a remnant amidst world of scoffers. Huwag kang madadala sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang sabi ko nga sa isang sister, nagkaroon ka ng relasyon na ano, bakit hindi mo na lang muna i-break itong boyfriend mo? At sana mga kapatid, marinig niya itong sinasabi ko. Mahal ko siya. Kasi sa sobrang bata siya, nagka-boyfriend siya agad. Hindi ko sigurado na kanyang mamamanage itong relationship. Kasi hindi niya na-manage yung pagpunta niya sa church. Matapos niya sagutin yung boyfriend niya sa sanlibutan, hindi ko na siya nakita dito sa church. At nalulungkot ako. Kung sabihin mo talagang hindi ka makakatulog kung hindi mo makakasama yung boyfriend mo, edi isama mo sa church, nasa church ka pa rin. Pero habang sinasabi mo na tila tama yung ginawa mo na in love ka, bakit hindi ka na nag-church? Baka ang nangyari ay sinusunod mo na lahat ng gusto ng iyong boyfriend. Eh, hindi mo pa asawa, kontrolado ka na. Paano pa kung nag-asawa na kayo? Eh sabagay, underage ka, kaya maghihiwalay pa rin kayo. Kaya tama pa rin ang payo ng pastor. Mag-break na lang kayo. At kung kayo talaga, matapos kayo mag-graduate, after 5 years, kayo pa rin, huwag kayo ang magkakatuluyan. Walang pumapalakpak. Kayong mga dalaga, kung matigas ang ulo ninyo at gusto nyong magkaroon ng boyfriend na wala pa sa panahon, bahala kayo, pero meron akong payo sa inyo. Magkaroon kayo ng boundaries. Sasabihin nyo dun sa kagalang-galang na manliligaw ninyo, pag ako naging girlfriend ninyo, mag-church ako ha. Huwag mo akong pakikialaman dito ha. At kung talagang mahal mo ako, Brad, mag-church ka rin. Eh kaso hindi yung Christian ang nagdala ng kaluluwa sa church eh. Siya ang nadala sa sanlibutan. Nakalulungkot. Nakalulungkot. Pero hindi pa huli. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Panalo pa rin ang Diyos dahil ang Diyos pa rin ay Diyos. Ikatatlo, religious leaders often compromise. Pagka ikaw ay religious leader,
Sa panahon ngayon, pwedeng mabagsak ka na sa pag-compromise at sa paggawa ng mga bagay na hindi mo dapat gawin dahil kay lingkod ng Diyos. There is an interesting contrast in 2 Chronicles 29:34 between the priests, religious leader, and the Levites. Meron pong dalawang tao na naglilingkod sa Diyos. Kapansin-pansin, yung pare, di ba pare, pag narinig mo yung salitang pare, banal yan, na-appoint yan, nag-aral yan, banal yan. At sabi sa Bible, Levita. Hindi nyo ba alam, between the two, those who assisted this priest, the Levites, in 2 Chronicles 29:34, for the Levites were more upright in heart than the priests in consecrating themselves. Narinig nyo? Sa panahon ni Hezekiah, mas banal pa yung mga volunteers kesa yung mga leaders ng Panginoon. Nakalulungkot, di ba? Yung po nangyari nung panahon na yon. They waned as shepherds of God's people to lead people astray. Kaya hindi po malayo na yung mga leaders nung panahon ni Hezekiah, instead na ginaguide nila sa katotohanan ng tao, naliligaw patuloy at napapasama. We find a large number of leaders compromise in our time. God's word by not preaching tough topics. Gusto niyo ba magpunta sa church na ang pinipreach puro lika, ano tayo? Selfie, kainan, wala dapat sumama ang loob, dapat lahat masaya, dapat lahat busog, dapat lahat naghahalo-halo. Yung puro kasarapan, gusto niyo ba ng ganun church? Hindi po church ang dapat yung puntahan. Magpunta kayo sa mall, doon po yon. Hindi na po church yon. Pero may mga churches ganun. Oy, huwag mong sasaktan yung ating panauhin, ha. Kailangan, pastor, huwag ka magpipris ng abortion. Huwag ka magpipris ng homosexuality. Kasi yung aking ano, medyo ano siya, hindi siya homosexual. Ano siya? Q. Ano yung Q? Queer. Alam niyo yung queer? Minsan lalaki, minsan babae. Gusto niyo ba pumasok sa CR yung pambabae, yung queer? Di ba matatakot ka? Kasi hindi siya tunay na babae, lalaki siya. Ang problema, hindi siya homosexual. Ano siya? Queer. Pwede siyang lalaki ngayon. Palikuran babae yun. Naku, gumulo na yung sanlibutan talaga. Praise the name of the Lord. Maawa ang Diyos sa atin. Pero sabihin ko sa inyo, ang panahon natin, kailangan ay manumbalik tayo lahat sa Panginoon. Ang sabi pa po, mga kapatid, hindi na po nagpipreach ng mga kasalanan ang pastor. Dahil yung mga taong umaatin, malakas magbigay ng abuloy. O kayo dito, magbigay kayo o hindi, diretso ang preaching dito. Masakit man, ikabubuti natin lahat. Hallelujah, praise God. Ha, ganun, pastor? Hindi ko na ibibigay yung malaki kong pera. Magkano yung pera mo? 100. O itago mo na lang yan. Dahil mabubuhay po kami rito. 12 anniversary pala natin itong Abente. 12th anniversary. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. The Lord provide, the Lord provide. Kaya hindi tayo takot sa mga tao. Nakala mo mas mayaman pa siya sa Diyos, sasabihin, hindi ako magbibigay sa'yo ng 100, ha? Kasi puro pangangaral mo, diretso. At least naman, makisama ka sa akin, nagbibigay ako sa'yo ng mga ano. Itago mo na nga lang yan, hindi namin kailangan yan. Ang kailangan namin dito, remnant. Yung mga kahit anong mangyari, nananatiling tapat sa Lord, yan ang kailangan ng Panginoon. It is true that the heart of the human problem is that the human heart remains deceitful and diseased. Alam nyo, yung puso natin ay mapandaya. At ito po'y may sakit, ito po'y masama. Sinong makaalam? Kaya kailangan yung heart natin ay isinukong buo sa Lord. Kasi mga kapatid, second, after Jeremiah 17 verse 9,
which says that the heart is deceitful above all. The Bible says, who will know? Next verse, ang sabi, it is God. Who knows? Ang Diyos pa rin ang nakakaalam. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Second to the last, pride threatens us all. Ang pagmamalaki, ito ang kalaban kahit ng mga tapat na mananampalataya. Did you know that even Hezekiah was tempted to be proud? The problem of pride, even the great Hezekiah overcame by his own pride. At first, he was humble, obedient to God. But later, after many reforms, the king of Assyria came to Judah and went to war against Jerusalem. That's why what happened, mga kapatid, to King Hezekiah, he prepared the troops. He fortified the city to be strong, defensive against the enemy, and prepared everyone for battle. Now, what's important here? He encouraged the people to trust in God, who was on their side. Sinabi ng hari, magpakatibay tayo, pero bagamat handa tayo, ay magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Doon po, check po si King Hezekiah. Ngunit, bibilisan ko lang ito, sila po'y nagwagi in 2 Chronicles 32, 21 to 22. Nagwagi po sila na napakatindi ng kalaban, umuwing bahagang buntot ng mga kalaban ng Israel at ng Judah. Nanalo po si King Hezekiah, in other words. But the verse that says in 2 Chronicles 32, 24 to 25 or 26 ay doon na po siya nagmataas at humanga na siya ng gusto sa kanya at nagkaroon siya ng pride. Kaya kami nanalo dahil sa akin. Pero bago po sila parusahan ng Lord, ang kagandahan kay King Hezekiah in verse 26, siya naman po ay nagpakumbaba. At ang sabi niya, ako po'y nagkamali. So he humbled himself in the nick of time na bago siya parusahan ng Diyos, ay humingi naman siya ng paumanhin at tawad sa Diyos. Kaya nga po, hindi naman po pinarusahan ng Diyos si King Hezekiah. Oh, muntik na po. It was typically when we are in victory that we let our guard down. Pag tayo po ay matagumpay, doon na po hindi na tayo nagbabantay. Pag ikaw ay pinakamataas sa klase, sa grade, minsan sinasabi mo, napakagaling ko talaga. Ang talino ko talaga. Hindi mo na sinasabi, Lord, salamat at napasa ko at mataas ang naging grade ko sa pagsusulit na ito. At marahil, mga kapatid, ay naisip ng tao dahil siya nagtagumpay sa kanya lang sarili ang dahilan. Pero kapatid, kaibigan, promotion doesn't not come from the east or for the west. It come from God above. Solomon said in Proverbs 29:23, one's pride will bring him low. Last, a lasting legacy requires vigilance. Gusto ba natin ang church natin manatiling buhay, revived, every day, 24/7? Alam niyo, kung titingnan niyo yung nangyaring reforma ni Hezekiah, sa panahon niya, nagtagumpay siya. Ang bansang Israel na-revive. They were reformed. Amen. They were happy. And yet, it was short-lived. Because yung pumalit, mga kapatid, kay King Hezekiah, ang pangalan ay Manasseh, became the king in his place after King Hezekiah's reign was over. Manasseh did what was evil in the sight of the Lord, according to the abomination of the nations whom the Lord drove out before the people of Israel. 2 Chronicles 33, verse 2. Narinig niyo yung sinabi ng Bible? Ginawa niya yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga hari na pinalayas ng Diyos mismo ay ibinalik muli nitong bagong hari na talaga na pangalan ay Manasseh or Manasseh. He did evil
So paano yung reforma? Paano yung ginawang pagbabago ni King Hezekiah na sakluban po ng panibagong pangit na ginawa ng bagong hari? It's hard to fathom. Nakalulungkot isipin such a godly king as Hezekiah could end up with such an evil son like Manasseh. Naalala niyo yung preaching last week? Be godly parents. Importante. Kasi kung ano yung ulo, siya rin yung ano yun? Siya yung maging anak. Pero katakataka ito, bagamat maka-Diyos yung tatay, yung anak, baluktot. It just show how every generation must choose for itself to follow the Lord. Did you hear me, young people? Did you hear your pastor say this? Every generation, you should choose for yourself to be faithful to God. Wala nang sinabi kung yung papa mo criminal o yung papa mo mayaman, papa mo hindi nag-church, o yung papa mo ganito o yung magulang mo ganyan. Wala na po yun. Kung sino ka, remnant na tinatawag ng Diyos, ikaw na ang magdesisyon. Huwag mo nang paubaya kung kaninong lolo o lola, ninong, hindi. Ikaw ang magdesisyon na manatili sa Panginoon. It is a warning to us that we must be vigilant. Ang ibig sabihin, gising ka. Ikaw ba yung taong tulad ng kwento na aking pong naikwento na, pero ikikwento ko pa ito ulit dahil sa ating panauhin. Isa pong security guard ang humahangos, mga kapatid, at pawis na lumapit sa kanyang big boss. Boss, lilipad ba po kayo bukas? Sasakay po kayo ng aeroplano bukas? Bukas din po. O bakit mo nalaman? Kasi po nanaginip ako na lahat po ng sasakay ng aeroplano bukas sa oras na ito, mamamatay lahat, babagsak yung aeroplano. Ano? Nakabook ako dun sa flight na yun, ha? Maasahan ko ba yung panaginip mo? Boss, kadalasan pag ako nananaginip, nagkakatotoo. Ah, ganun ba? Hindi naman masama, ipagpaliban ko muna. Subukan natin kung totoo yung panaginip mo, ha? Sige, hindi ako sasakay sa aeroplano na yon bukas. Magkaano ko, ang tawag doon, irerebook ko. Mga kapatid, nakakatakot, kinabukasan. Ayon sa sinabi ng security guard, ayon sa panaginip niya, bumagsak yung eroplano, patay lahat ng pasahero. Ang sabi nung boss, magaling ka. Etong 5,000 dolyar, tanggapin mo yan. Abuya. Boss, salamat. Pero ito na huling araw mo sa trabaho. Boss, ano sinasabi mo? Kaya ka ligtas ngayon, buhay na buhay ka dahil sa akin. Dahil sa panaginip ko. Naintindihan ko, boss, na binigyan mo ko ng pabuya. Pero bakit mo naman ako sinibak? Bakit mo ko tinanggalan ng trabaho? Simpleng sagot lang nung boss. Eh kaya ka nakapanaginip, natulog ka. You slept in your duty. Anong klaseng security guard ka? Natutulog ka? Ayoko na. Sige, ito, kunin mo yung pera, pero ayoko na. Papalitan na kitang security guard. So kung ikaw gusto mo maging security guard, huwag kami matulugin. Or gusto mo matulog, nakadilat ka pa rin. Para tingin ng boss mo, aba, gising pa rin ito. Madaling araw na gising pa yung security guard. Wala man lang pumapalakpak. Pastor, paano ko papalakpak? Di ko naintindihan. Huwag tayo matulog sa panahon na dapat tayo gising. Panahon ngayon, no? Nagkakagulo na. Kau, Kristiyano, asan ka? Ikaw mananampalataya. Soldiers of Christ. Si Sergeant ganito, asan na? Yung sarhento natin sa small group, asan? Na, napuyat kagabi. Anong ginawa? Wala, nag-computer lang. Magising tayo. Maging vigilant, mga kapatid. Hallelujah. At
Many institutions established on biblical principles have now become leaders of indoctrinating generation against God's word. Princeton, Harvard, universities were established by God-fearing people, but now they are teaching supposed to be people to be Christians, but now they are being taught to be what? Agnostic. Samantalang kaya natatag yung school na yun dahil sa mga mananampalataya na ituro si Kristo, pero lumayo na, na ang tawag doon, naanod na po sila palayo sa katotohanan. Kaya kayo, mga kapatid, lalo na sa mga magulang, bantayan nyo ng maigi ang inyong anak. Dahil kung hindi nyo babantayan ang inyong anak, ang sanlibutan ang magbabantay sa kanila. Kaya huwag natin pahintulutan, mangyari po yan. Yes, we need Hezekiah-type reformers today. But we must understand and embrace the serious lessons of the life of Jeremiah in warning God's people and Hezekiah in bringing needed reforms which God has given to us for our good. We must return to God's infallible word and pursue the true reform that rests in Him alone. Siya pa rin po ang may control. Ang kailangan lang natin, sumama tayo sa Kanya para magkaroon ng reforma ang ating bayang ito. Hallelujah, praise God.